Good evening po mga kapatid at nandito po ulit tayo sa isang kwento na nanggaling sa salita ng Diyos, ang Biblia. Mga kapatid, humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. Natulungan tayo na maging maayos at I hope na okay kayo lahat at nagpapatawad tayo lagi dahil napakahalaga ang makapagpatawad tayo sa ating mga kasalanan, sa mga nagawa natin mga pagkakamali sa ating mga kapatid, sa kaibigan. Kaya magpatawad tayo dahil ingatan natin ang ating sarili na makagawa ng mga masama. Lord, salamat po sa gabing ito. Gabayan mo po kami sa aming pagbasa ng mga salita. Ang kwento po natin dito ngayon ay ganda siya, yung si Daniel pa rin at ang mahiwagang panaginip niyan. Ito po ibinabasa ko lang ha sa Bible Children for Origin. Si Haring Nebuchadnezzar, pasensya na po sa pronunciation, ay nanaginip at siya ay gulong-gulo sa kapangyarihan ng Diyos. Nasabi ni Daniel ang kahulugan ng panaginip. Ang unang ginawa ni Daniel ay ilarawan ng panaginip. Nakita niyo po ang isang malaking repulto. Mahal na hari, ang hugis nito ay kasindak-sindak. Ang ulo na rebulto ay gawa sa ginto at patuloy si Daniel. Ang dibdib at braso nito ay gawa sa pilak. Ang tiyan at hita nito ay gawa sa tanso. Ang binti ay gawa sa mga bakal. At ang mga paa ay pinaghalong bakal at lubat. Matapos ilarawan ang rebulto sa hari, sinabi ni Daniel ang natitirang bahagi ng panaginip. Iyong nakita ang bato habang ito ay inuukit ng walang gamit na kamay. Sabi ni Daniel sa hari. Humampas ang bato sa paa ng rebulto na gawa sa bakal at luwad at ito ay nasira ng pira-piraso. Pagkatapos, ang rebulto ay nadurog at naging aligabok at tinangin ng hangin palayo. Si Daniel ay nanahimik ng sandali. Ang bato ay lumago bilang isang malaking bundok at sinakop ang buong mundo. Namangha ang ahari, yun mismo ang kanyang panaginip. Paano nalaman ito ni Daniel? Diyos lamang ang maaari makapagsabi kay Daniel pagkatapos ng sinimulang sabihin ni Daniel kay Haring Nebuchadnezzar ang kahulugan ng mga panaginip. Binigay sa iyo ng Diyos ang langit, ang isang kahariang kapangyarihan. Lakas at kaluwalhatian, sabi ni Daniel sa hari, na ikaw ay ulo ng ginto. Sinabi na Daniel sa hari na ang kanyang malagintong kaharian ay magwawakas. Ang kahulugan ng pilak, bahagi ng rebulto, ay pagkapalit ng mas mahinang kaharian. Unang kaharian, ikalawang kaharian, tatlo at ikaapat na kaharian. Ang tanso ay isa pang kaharian. At ang mga bakal at luwad ay ikaapat na kaharian. Ang huling bagay na sinabi ng Daniel sa hari, ang Diyos sa langit ang magataguyod ng isang kaharian na hindi kailanman masisira. Alam ng hari ng Diyos lamang ang makapagbibigay kay Daniel ng karunungan upang malaman at maunawaan ang kanyang panaginip. Binigyang gantimpala ni Nebuchadnezzar si Daniel ng mga kayamanan at ginawa siyang isang opisyal sa kaharian. Ang una, pangalawa at pangatlong kaharian ay dumating at nawala. Ang kaharian ng Diyos ay darating pagkatapos ng ikaapat na kaharian. Ang Mesiyas ay maghahari sa lupa at ito ay maaring nalalapit na. Lord, marami pong salamat sa mga kabutihan na talagang pinaparamdam mo sa amin, na kami ay magtiwala lamang sa inyo, ay talagang ibibigay niyo sa amin, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na dapat na ibigay para sa amin, Lord. Maraming pong salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Salamat po mga kapatid, at tayo ay lagi tayo magtulungan. Lagi nating gabayan ang ating mga kapatid at mga kapwa, mga rin tao. Amen po.